Yon, what's up mga kadisi? Game 4 PBA Philippine Cup Semifinal sa pagitan ng mahigpit na magkaribal na Meralco Bolts kontra sa crowd favorite Baranggay Ginebra ang ating pag-uusapan mga kadisi. Pero bago ko simulan ay huwag kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell for more basketball updates and kwentuhan. At shoutout muna sa ating mga bago at masusugid nating taga-subaybay. Renato F. De La Cruz, Brad Pet Show, DCV 1979, JV Madali, Lakay Zaldi, Lakbay Bayani Vlog, Mangyan OFW Milano, at Berhel Mabini Official. Kaya, let's go! Sa first quarter, naging mainit agad ang bakbakan mga kadisi. Palitan lang ng basket, natapos ang first quarter sa score na 26-21 pabor sa Meralco Bolts. At yan ay dahil sa nilamangan ng Meralco ang Ginebra sa bench scoring 17-10. It's all about Meralco Bolts naman mga kadisi pagpasok ng second quarter. Sunod-sunod na nakapag-convert ng basket sina Alain Maliksi, Chris Newsom, at nakapag-contribute din ng dating taga-Baranggay Ginebra na si Jammer Hamito. Kayot kalabaw naman sa ilalim sina Cliff Hodge at Raymond Almazan. Kung kaya naman nakapagbaon ng 13 puntos na kalamangan ng Meralco Bolts, 44-31 end of first half. Pagpasok ng third quarter mga kadisi, nagising ang mga bataan ni Coach Tim Cone. Sunod-sunod ang tira sa tres ni na LA Tenorio at Scotty Thompson. At ang mga drive to the basket ni Stanley Pringle. Malaki din ang nai-contribute ni Jared Dillinger sa quarter na to dahil sa kanyang mga tres. Kung hindi ako nagkakamali, nakatatlong tres yata siya sa quarter na to. Sa quarter din na to na outscore ng magsiserbesa ang magkukuryente, 33 para sa Ginebra at 16 lamang para sa Meralco. Kaya mula first half na 12 kalamangan ng Meralco Bolts, nakalamang na ang Ginebra 60-64 end of third quarter. At pagpasok ng last quarter mga kadisi, lalong naging mainit ang bakbakan. Dito, palitan lang ng basket, ilang beses nagkaroon ng lead changes at tumabla ang score. Sa quarter din na to, nakapagdakdak ng ilang beses si Jape Aguilar. Una ay ang magandang pasa mula kay Jared Dillinger na nagmula sa isang pick and roll play. At sumunod dito ay ang follow-up putback mula sa sublime na tira ni Stanley Pringle. Sa panig naman ng Meralco, si Chris Newsom at Reynel Hugnatan nang nanguna sa opensa. Dikitan pa rin ang score hanggang sa final last 2 minutes ng laban mga kadisi. Nakalamang ng isa ang Baranggay Ginebra pagkatapos makapag-convert ni Jape Aguilar galing sa isang pasa ni Stanley Pringle. Ngunit pagkatapos mag-timeout ay gumawa naman ng isang play ang Meralco Bolts. May 20 seconds na lamang ang nalalabis sa orasan. Mula sa isang quick attack ni Chris Newsom, agad nitong naipasa ang bola kay Reynel Hugnatan na nakaabang sa wing at walang kakabog-kabog na naipasok ang long 2 dahilan para makalamang ng isa ang Meralco 81-80. May 15 seconds na lamang ang nalalabis sa orasan. Hindi pa dun nagtapos ang laban mga kadisi. May pagkakataon pa sanang maipanalo ng Baranggay Ginebra ang laban pagkatapos mag-timeout. Isang magandang play para kay Stanley Pringle ang ginawa ni Coach Tim Cone. Na mula sa labas ay bigla itong mag-cut sa ilalim at nabigyan ng isang magandang bounce pass ni Scotty Thompson. Subalit mabilis nakapag-react ang depensa ni Raymond Almazan kung kaya nagawa nitong masupalpal ang tira ni Stanley Pringle sa ilalim. At dito na tuluyang maipanalo ng Meralco Bolts ang laban na nagtapos sa score na 83-80 at makapwersa pa ng knockout. At ang naging best player sa labanang ito mga kadisi ay walang iba kung hindi ang nagsisisigaw ng luto nung Game 3 na si veteran Reynel Hugnatan na nagtala ng 19 big points, 4 rebounds at 4 assists. So yun lamang mga kadisi, abangan ang Game 5.
Panigurado akong mas lalong magiging mainit ang bakbakan dahil win or go home situation na para sa magkabilang. Hanggang sa muli mga kadisi, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at hit ang notification bell for more basketball updates and kwentuhan.